Barangay Love Stories. May mga taong dadaan sa buhay natin na mag-iiwan ng marka sa atin. May mga taong akala natin ay dadaan lang at hindi pang matagalan. Pero sa isang iglap ay magiging malaking bahagi na pala sila ng iyong buhay. Ikaw, kapuso, sino ba ang isang taong nag-iwan ng kakaibang marka sa buhay mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Aiza, 40 years old at gusto ko lamang ibahagi sa inyo ang nangyari nitong nakaraang buwan lamang. Kasama ko sa kwentong ito ang dalawa kong kaibigan at kapitbahay, sina Harleen, 45 years old, at ang pinakabata sa amin na si Lilette, 35 years old. 5 taon ko na silang kakilala at kaklose. Silang nakakasama ko sa araw-araw dahil pare-parehas kaming naka-work from home. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa aming mga relasyon, pagkakaibigan at kamatayan. Ang aming 55 anyos na street sweeper sa aming barangay ay namatay nitong nakaraang buwan lamang. Itago na lang natin siya sa pangalang Danoy. Kaming 3 magkakaibigan ang nakasama niya ng matagal. Si Mang Danoy ang unang taong lumapit sa amin sa unang araw ng paglipat namin sa aming barangay. Si Mang Danoy ang nakatulong sa amin sa maraming personal na bagay. Malaki ang naging epekto niya sa buhay namin at handa kaming ibahagi yon sa inyo. Nagulat na lamang kami nang mabalitaan naming pumanaw na siya dahil sa bangungot. Nakita pa namin siya noong gabi bago siya binawian ng buhay. Magkakasama kaming magkakaibigan noon na nakatambay sa mini grocery sa aming barangay. Sakto namang napadaan si Mang Danoy at halatang kakatapos lamang niya sa pagwawalis ng kanto. Napatingin siya sa amin direksyon at siya pa mismo ang unang kumaway at ngumiti sa amin. Hindi namin inakalang yun na pala ang huling beses na makikita namin ang mukha niya. Walang pamilyang malapit noon or malapit noon kay Mang Danoy. Kaya pinakiusapan kami ng aming kapitan sa barangay na kung pwedeng tumulong kami sa burol hanggang 10 dahil kami ang kilala nila na napalapit kay Mang Danoy. Nalaman namin na panay pala ang pagbibida sa amin ni Mang Danoy sa barangay hall dahil kami raw yung madalas niyang nakakausap at nakakapag-abot daw kami ng tulong sa kanya. Hindi na kami nakahindi pa sa pagtulong sa huling pagkakataon kay Mang Danoy. Kami na noon ang umasikaso ng lahat ng kailangan niya para sa pagtawid niya sa kabilang buhay, Papa Dudut. Aiza, anong oras tayo pupunta sa punerarya? Alas 4 na lang siguro. Ano sa tingin mo, Lilette? Hindi naman tatakbo si Mang Danoy. Kahit alas 5 na lang para makapagplano na rin tayo sa gagawin sa burol. Harleen, ikaw na magluluto ng sopas mula first day hanggang last night, ha? Magpapasopas tayo? Siyempre, lamay yun. Hahanapin talaga ang sopas. Sa last night na lang kaya? Candy, biskuit, kape na lang muna para makatipid. Ako nang bibili para makapili ng mura. May budget naman daw sa barangay. Huwag nating tipirin. Huli na nga ni Mang Danoy eh. Diba, Aiza? Go ako sa sinabi ni Lilette. Huling beses na rin namang tatanggap ng bisita sa mundo si Mang Danoy. Bonggahan na natin. Saka para marami na rin ang makiramay. Mas maraming abuloy. Makakabili tayo ng mas maayos na paglilibingan para sa kanya. Paano kung may sobra sa abuloy? Saan mapupunta eh wala naman siyang pamilya. I-donate na lang natin sa charity?
Bahala na. Basta ibigay natin yung best sa Lamay hanggang 1,000. Hindi pa rin ako makapaniwalang wala na si Mang Danoy. Nabigla ako. Wala naman tayong alam na sakit niya. Mas madalas pa nga akong atakihin ng rayuma at sakit sa likuran kaysa sa kanya eh. Ang lakas pa niya dati. Mas malakas pa kaysa sa ating tatlo. Iba talaga pag tinira ka ng bangungot, no? Ganun talaga. Pag oras mo na, oras mo na. O so okay na tayo na sopas with pandesal sa Lamay, ha? Oh, ba't biglang nadagdagan ng pandesal? May budget naman daw eh. Tsaka walang pamilyang aasa sa Abuloy. Okay na yun. Ako na lang yung magbabantay sa pandesal para hindi makaulit yung mga masisiba sa barangay. Baka mamaya iuwi pa nila tapos i-almusal nila kinabukasan. Ikaw ang magbantay sa pagkain. Ako na bahala sa isusuot niya. Harleen, di ba may dinagamit na barong at slacks yung kumag mong asawa? Yun nga yung plano kong ipasuot kay Mang Danoy. Sayang naman na nakatambak lang sa cabinet ko. Magkasukat pa sila ng ex mo? Mukha naman. Kasi yung mga nadala kong damit ng ex ko, binigay ko na dati kay Mang Danoy. Nakasya naman lahat. Kung sakali mang hindi kasya sa kanya yung barong, eh pwede kong gupitin sa likuran. Nakahiga naman siya eh, hindi na mahahalata. Ako na bahala para sa libingan niya. Pati lapida, may kakilala na ako. Ilang araw ba ang Lamay? 5 siguro? Okay na yon, makakaipon na rin ng Abuloy. Di pa rin talaga ako makapaniwalang wala na si Mang Danoy. Oo nga. Di na natin maririnig yung mga sipol niya habang nagwawalis. Minsan sinasabayan pa ng sayaw. Nakakapanibago na di na natin maririnig yung kaluskus ng walis niya. Hinding-hindi ko makakalimutan yung unang beses ko siyang nakita at nakilala. Hindi ko alam kung naaalala pa niya. Pero ang laking bagay na kinausap niya ako nung unang araw ng paglipat ko rito sa barangay natin. Unang nagkwento si Harleen tungkol sa unang beses na nakilala niya si Mang Danoy 5 taon na ang nakakalipas. Lumipat si Harleen sa aming barangay kasama ang kanyang ex-husband na si Roy. Kaedad din niya. Wala silang naging anak dahil ayaw ni Harleen kahit gusto sana ni Roy. Mahigit 15 years na silang magkasama, magkahiwalay sila papadudot. Hindi biglaan ang naganap na hiwalayan. Nagsanga-sanga ang problema nilang mag-asawa sa huling 3 taon ng relasyon nila. Tinabad na silang ayusin ang issues nila na naging dahilan ng hiwalayan nila. Sa huling buwan nilang magkasama ay nag-decide silang lumipat na ng bahay dahil marami ng masasakit na alaala ang bahay na tinirhan nila sa mahabang panahon. Wala silang nabawang magandang alaala kundi puro sakit lamang. Inakala nilang makakatulong ang paglipat nila para makapagsimulang muli pero yun na pala ang simula ng katapusan ng kanilang relasyon. Nasaksihan ni Mang Danoy ang sigawan sa bahay ni na Harleen. Pauwi na raw noon si Mang Danoy nang mapadaan siya sa bahay ni na Harleen. Hindi pa sila noon magkakilala pero naramdaman ni Mang Danoy na kailangan siya ni Harleen. Nakatayo lamang sa gilid ng bahay si Mang Danoy habang hinihintay na matapos ang away ng mag-asawang Harleen at Roy. Makalipas nga ang ilang saglit ay narinig na lamang ni Mang Danoy ang pabalibag na pagbukas ng pintuan. Nakita niyang nagmamadaling lumabas si Roy habang pahabol naman si Harleen. Nasaktuhan pang may dumaang taxi at pinara agad yon ni Roy. Hindi na nakahabol pa si Harleen. Napaupo na lamang siya sa gilid ng kalsada habang pinagmamasda ng taxi na sinakyan ni Roy. Nagalangan si Mang Danoy na lapitan si Harleen dahil hindi naman sila magkakilala. Pero ramdam ni Mang Danoy na kailangan ni Harleen ng makakasama. Kaya siya na mismo ang nagkusang lumapit papadudot. Napansin ni Harleen ang paglapit sa kanya ni Mang Danoy. Hinayaan lamang niyang makalapit si Mang Danoy dahil wala na siyang lakas para mangtaboy ng tao. Inayos lang ni Harleen ang kanyang itsura at pinahid ang kanyang palad sa kanyang basang pisngi dahil sa matagal na pag-iyak papadudot.
walang galang na po, ma'am. Harlene. Harlene ang pangalan ko. Ako po si Danoy. Street sweeper po dito sa barangay. Kayo po ba yung bagong lipat? Sa ngayon, ako na lang yung bagong lipat. Yung kasama ko, ayun, sumakay ng taxi. Iniwan na ako. Asawa niyo? Ex na. Baka naman nagpalamig lang. Minsan kailangan din namin mga lalaki yun. Yung mapag-isa, lalo kapag masyadong mainit na yung away. Hindi na siya babalik, ramdam ko. Hindi niyo na ba maaayos ang problema niyo? Mahigit 15 years na kami, Mang Danoy. Tama na siguro yun. Di ba sa pagsasama ng asawa, yung mas matagal, mas maganda, mas masaya? Mukha po ba kaming masaya? Sorry. Sorry din po, nabigla lang. Tanggap ko na kasi na hanggang dito na lang kami. Ewan ko ba kung bakit pinilit pa namin? Lumipat pa kami rito para makapagsimula, pero wala rin pala. May iwan din pala akong mag-isa. Kung hindi mo naman mamasamain, ano ba yung problema niyong mag-asawa? Masyado ko raw siyang kinokontrol. Paano hindi ko siya kukontrolin? Eh nag-aalala lang ako sa mga desisyon niya sa buhay. Pakiramdam mo ba walang pupuntahan yung mga plano niya? Marami na siyang planong walang pinuntahan. Hinayaan ko siyang magdesisyon nung una para sa amin, para di naman masaktan yung pagkalalaki niya. Pero nadadama yung kabuhayan namin eh. Pati ako nauubos na yung ipon ko nung dalaga pa lang ako dahil sa mga plano niya. Ayoko nang isa-isahin pero ang dami na niyang palpak. At nung ikaw na nagdesisyon para sa inyo, ano nangyari? Kinasama ng loob niya. Di ko alam kung bakit niya minasama eh, naging maayos naman ang buhay namin. Naibalik ko yung ipon namin at may sobra pa nga. Oo, at minsan aminado ako na sumusobra na ako sa pagharang sa mga gusto niyang gawin sa buhay namin. Pero iniisip ko lang yung kapakanan namin. Natakot akong mawala ulit yung pinaghirapan namin dahil sa palpak na desisyon niya. 40 na kami pareho. Hindi na kami mga bata. Ayokong umabot kami sa retirement age namin na wala kahit piso sa bulsa. Sana man lang naisip niya yun kesa yung pride niya. Ano pa yung nakakatawa? Seryoso ko. Alam ko namang seryoso ka. Naalala ko lang kasi yung asawa ko sa'yo. Bakit? Kinontrol din ba kayo? Tinapakan ng ego ninyo? Kinokontrol, oo. Tinapakan ng ego? Hindi ko naman naramdaman yun. Mabuti pa kayo. Kaya maniwala ka sana kung sasabihin ko sa'yo naiintindihan kita. Salamat po. Ang swerte ng asawa ninyo. Hinayaan ko siyang kontrolin ako kasi alam kong kailangan niya. Kahit lagi na akong tinutokso at pinagsasabihan ng mga tao sa paligid ko na sobra na yung ginagawa niya. Hindi niyo sila pinakinggan? Hindi naman kailangan. Ang mahalaga, kilala kong asawa ko at ang kailangan niya. Pero bakit nga kayo pumayag na kontrolin kayo? Maagang namatay yung tatay ng asawa ko. Siya yung panganay sa limang magkakapatid. Yung nanay niya, pinabayaan sila at nalulong sa alak dahil sa depresyon. Ang asawa ko ang tumayong nanay at tatay para sa kanila. Pakiramdam niya, nakasalalay na ang buhay ng pamilya niya sa kanya. Kaya lagi siya natatakot na pag nagpabaya siya, masisira ang pamilya niya. Kaya pakiramdam niya, kailangan niya i-control lahat-lahat. Masiguro lang na magiging maayos sila. Controlling ako. Pero alam kong hindi ko kayang kontrolin ang lahat. Hindi na ganyan ang pagproseso ng isipan niya pagdating dyan. Kaya nung naging mag-asawa na kami, kinontrol niya ako sa mga desisyon para sa aming dalawa pag alam niyang tama siya. Hindi ako santo. Hindi ko nagustuhan yun nung una. Aminado ko. Pero nung nagkwento na siya tukol sa pamilya niya, doon ko na siya naintindihan. At hinayaan mo na siyang kontrolin ka? Alam kong di lahat ng bagay pwede niyang kontrolin. Ayoko lang siyang makaramdam ng lungkot kapag hindi niya nakontrol yung sitwasyon. Kaya hinayaan ko siyang kontrolin ako. Kung ang kapalit naman nun ay maramdaman niyang safe siya, gagawin ko yun paulit-ulit. Gusto kong maramdaman niya na hindi na siya dapat matakot. Trabaho ko yun bilang asawa niya. Napatitig lang si Harlene kay Mang Danoy sa huli nitong sinabi. Hindi siya makapaniwala na nagkaroon ng positibong pananawang salitang controlling. Alam naman ni Harlene na hindi magandang ugali yon, pero sa pagkwento ni Mang Danoy tungkol sa pagiging controlling ng asawa niya ay nagmukha yung maganda. Iba talaga ang takbo ng kwento kapag mahal ka ng taong nagsasabi noon. Kaya naisip ni Harlene na napakaswerte ng asawa ni Mang Danoy.
Nagpakwento pa si Harlene at ninais pa niyang makilala ang asawa ni Mang Danoy pero napailing na lamang ang huli. Nalaman ni Harlene na matagal na palang pumanaw ang asawa niya dahil sa depression. Hindi na pinilit pa ni Harlene na magkwento si Mang Danoy tungkol sa asawa niya dahil ramdam niyang malulungkot lamang ito. Inaya ni Harlene si Mang Danoy na pumasok muna sa kanyang bahay para ipagtimpla niya ng maiinom. Pinaunlakan naman ni Mang Danoy ang paanyaya ni Harlene. Pinagpatuloy nila ang kwentuhan pero hindi na tungkol sa mga asawa nila, kundi sa mga plano na lamang nila sa buhay after mawala ng mga mahal nilang asawa. Nakatulong si Mang Danoy kay Harlene para maintindihan kung ano ba ang klaseng lalaki ang kailangan niya sa kanyang buhay. Doon din kusang na-realize ni Harlene ang mga pagkakamali niya na hindi niya agad tinanggap noong una. Tinawagan niya ang ex niyang si Roy para ihingi ng tawad ng mga pagkakamali niya. Sinubukang makipagbalikan ni Roy pero umayaw na si Harlene. Pinalaya niya si Roy dahil masyado ng malaki ang damage na nangyari sa kanilang relasyon. At maaring lumala pa ang damage na yon sa pagpilit nila noon na lumapit sa isa't isa. Kinailangan nilang dumistansya kung yon ang paraan para maisalba nila ang natitirang respeto at pagmamahal nila sa bawat isa. Hindi po naging madali ang desisyong yon ni Harlene pero sa tuwing naiisip niya ang pagmamahalan ni Mang Danoy at ang kanyang yumaong asawa ay lumalakas. Ang loob niya na balang araw ay makakahanap din siya ng ganong klaseng pagmamahal. Yung pagmamahal na hindi mo susukuan. Yung pagmamahal na mas nangingibabaw ang maganda kesa sa problema. Yung pagmamahal na hanggang sa kabilang buhay ay pipiliin mong balikan. Dahil doon ka na kontento at naging masaya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bago sumapit noon ng alas 5 ng hapon ay pumunta na kami sa punerarya para asikasuhin ang labi ni Mang Danoy. Tinawagan namin ang barangay para ipaalam sa kanila ang ibang plano namin. Hinayaan naman nila kaming mag-decide dahil hindi rin daw nila maaasikaso dahil marami pa silang ginagawa. Sinabi rin nila na ibibigay nila ang nasulisit sa mga kabarangay namin at tulong ng mismong barangay. Pati nga gastusin noon sa pagkain namin para sa pag-aasikaso kay Mang Danoy ay babayaran nila. Pero tinanggihan namin. Gusto lang namin noon na makatulong sa payapang paglalakbay ni Mang Danoy. Kung alam lang noon ng mga kabarangay namin ang naitulong ni Mang Danoy sa aming magkakaibigan ay maiintindihan nila kami. Nag-leave din kami sa mga trabaho namin para lamang masiguradong maayos naming magagawa ang plano sa lamay at libing ni Mang Danoy. Sa kalagitnaan ng biyahe namin ay na-stuck kami sa traffic dahil sa dalawang sasakyang nagkabungguan. Kinailangan naming tuloy maghintay sa sasakyan habang inaayos ang naging gulo sa kalsada. Pansin na noon sa mga mukha namin ang pagkainip dahil gusto na naming makita si Mang Danoy. Tinawagan ko ang punerarya at sinabing mali-late kami. In-explain na lamang namin ang mga nangyari at walang nagsasalita noon sa amin habang nakatingin lamang sa kalsada. Binuksan ko ang radyo pansamantala pero pinahinto rin ni Lilet dahil mukhang atakihin na siya ng migraine. Wala tuloy kaming naging entertainment kundi ang makiisyosyo sa kaganapan sa kalsada. Unang bumasag ng katahimikan si Harlene at nagsabi siya na kung pwedeng sariwain muli namin ang alaala ni Mang Danoy para may masabi kami sa last night at sa simbahan. Ako ang unang sinabihan ni Harlene na mag-share. Pero sinabi ko na wala pa akong maisip. Kahit sa totoo lang ay alam ko na noon kung ano ang alaalang tumatak sa akin kay Mang Danoy. Hindi lang kasi ako komportable noon na mag-share. Inudyokan ko si Lilet pero nagbago siya ng topic. Parang ayaw din niyang pag-usapan ang alaala na meron siya kay Mang Danoy.
Sinabi ni Harleen kahit mababaw lang na alaala ang pag-usapan namin. Dapat kasi itong si Aisa na yung nag-share eh. Wala pa nga akong maisip na malateleserye ang alaala. O ikaw na lang, Lilith. Nakapag-share na ako kanina, ha? Naaalala niyo ba na tuwing Pasko, namimigay si Mang Danoy ng mga candy sa bawat bahay sa barangay? Naaalala ko, nakasupot yon at may sulat pa siya. Inifortan niya yung mga sulat niya, ha? Yung sa akin, sabi niya, hindi raw niya makakalimutan yung binigay ko sa kanyang brownies. Tinipid daw niya para umabot sa day off niya. Binilinan din niya akong isara lagi yung front door ko kahit nasa loob lang ako ng bahay. Kahit si Mang Danoy alam na pabaya ka sa pintuan. Di ba muntikan ka ng manakawan nun dahil dyan? Oo, mabuti na lang kamo at dumating si Mang Danoy. Sinaway niya yung nagbabalak magnaakaw. Ayan ba yung nagpanggap siyang barangay captain? Oo, yun nga. Mula nun, lagi siyang dumadaan sa bahay para lang makasiguro na nakasara yung pintuan ko. Tapos, binilinan pa ako sa sulat. Ako naman, yung mga candy na binibigay niya, puro strawberry flavor. Isang beses lang niya akong nakitang kumain ng strawberry candy pero tumatak na sa utak niya. Alam niyang nagustuhan ko. Nakangiti raw kasi ko habang kinakain yung candy. Tuwing Pasko tuloy, puro strawberry candy ang nakalagay sa supot na binibigay niya sa akin. Anong sabi sa sulat niya sa'yo? Di ko lang alam kung bakit paulit-ulit niyang sinusulat tuwing Pasko sa akin yun. Sabi niya, ang eraser daw ay ginawa hindi para sa mga nakagawa ng mali, kundi para sa mga taong handang itama ang pagkakamali nila. Saang libro niya kaya nadampot yun? Ginudge mo naman agad. Malay mo galing lang talaga sa kanya. Malalim na tao si Mang Danoy. Pero ang nakapagtataka lang, bakit yan yung paulit-ulit niyang sinusulat para sa'yo? Baka ang tingin niya kay Aiza puro pagkakamali. Uy, joke lang ha. Huwag ma-offend. Ganito talaga ako kapag sinusumpong ng migraine. Marami naman talaga akong pagkakamali, no? Aminado ko ron. Siguro nga nakita yun ni Mang Danoy. Nakakahiya. Lahat naman tayo nagkakamali. At lahat tayo may tsansa para bumawi sa pagkakamali. Paano naman yung mga taong wala nang tsansa para makabawi sa pagkakamali? Alam mo, magkwento ka na kasi. Mukhang matatagalan pa tayo dito sa traffic. Dali na. Si Lilith muna, parang di ko pa kaya. O Lilith, binovolunteer ko na si Aisa. Kwento na. Yung sulat niya sa akin nung unang Pasko ko sa barangay, hinding-hindi ko makakalimutan yun. Nung sabi? Sabi niya, patawarin ko raw yung katawan ko kung di pa rin makalimot sa lungkot na pinagdadaanan ko. Yun lang. Apektado ka kasi totoo. Sobra. Na-trauma ka? Naloko ka ba ng karelasyon mo? 5 taong ka na naming kilala pero matipid ka magkwento. Baka naman pwede mo na kaming pagkatiwalaan sa nakaraan mo. May tiwala naman ako sa inyo. Sa sarili ko lang wala. Pakiramdam ko kapag binalikan ko yung nakaraan, baka ipahama ko lang ang sarili ko. Alam mo, di ka namin pipilitin kung hindi mo kaya. Pero oras na. 5 taon na rin ang nakalipas nang makilala ni Lilith si Mang Danoy. Bagong lipat din noon si Lilith sa aming barangay. 30 anyos siya noon at 5 taon nang hiwalay sa kanyang asawa. Hindi na niya kinaya ang panlalalaki ng asawa niya. Patago ang seksualidad ng kanyang napangasawa. Patago para sa mga kakilala. Pero alam yon ni Lilith. Una pa lang ay alam niyang lalaki talaga ang hilig ng napangasawa niya. Pinilit niyang tanggapin ang preference ng kanyang asawa dahil sa isang mabigat na kadahilanan. Inakala niyang matitiis niya ang lahat at handa naman siya. Pero yung asawa na lang din ni Lilith ang nagkusang umalis at iniwanan siya. Nalaman na lamang ni Lilith na nagsasama na ang asawa niya at ang bago nitong boyfriend. Pinalis na si Lilith sa kanilang bahay para makapasok na noon ng bago niyang boyfriend. Napilitan si Lilith na umalis at hindi alam kung saan pupunta.
Hanggang sa nakita niya ang aming barangay at lumipat siya noon sa barangay namin dahil mas mura ang upa at yun din ang paraan niya para makapagsimulang muli. Hindi naging madali para kay Lilet na magsimula muli lalo't nasanay siya na may kasama. Napilitan siyang mamuhay ng mag-isa. Naghanap siya ng trabaho pero nahirapan siya dahil wala siyang tinapos at wala ring experience sa trabaho. Nagtiyaga naman siya pero parang hindi tamang panahon para umasenso siya. Nalungkot si Lilet sa kanyang sitwasyon at madalas siyang nagkukulong ng bahay dahil hindi niya alam noon kung tama bang magsimula siyang muli ng mag-isa o kailangan niyang maghanap ng makakasama. Isang gabi hindi siya makatulog. Lumabas siya ng bahay para magpahangin dahil nahihirapan siya noon na makahinga sa loob. Tumambay siya sa labas at doon niya nakita si Mang Danoy. Nilapitan siya ni Mang Danoy at inakala ni Lilet na hihingi ng limos si Mang Danoy. Napatawa na lamang si Mang Danoy at sinabing street sweeper siya. Nag-offer din si Mang Danoy ng kung sakali mang may kailangan si Lilet na ipagawa sa kanyang bahay ay tawagin lamang siya. Hanggang sa bigla na lamang umiyak noon si Lilet at kinagulat yon ni Mang Danoy. May nasabi po ba ako, Ma'am Lilet? Pasensya na po. Wala po. Wala kayong sinabing masama. Malungkot lang po talaga ako. Pasensya na po. Hindi inihingi ng pasensya ang kalungkutan. Hindi yan pagkakamali. Tao ka lang. Ang lalim na kasi. Nakakalunod na yung lungkot. Gusto mo ba magkwento? Maaga pa naman. Kung kailangan mo na mapagsasabihan ng lungkot mo, kaya ko pa naman makinig. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Basta, simula mo lang. Iniwan ako ng asawa ko, kaya ako lumipat dito sa barangay na to. Mukhang parehas kayo ng kwento ng bagong lipat dyan sa tapat. Si Harlin. Minsan, ipapakilala kita sa kanya. Bakla rin ba ang asawa niya? Bakla rin? Iniwan ako ng asawa ko kasi gusto na niyang ibahay yung boyfriend niya. Pinaalis niya ako sa bahay namin. Kahit nakiusap ako na wag na lang kasi hindi ko kaya mag-isa. Hindi mo man lang ba nahalata na lalaki ang gusto ng mga mister niyo bago kayo nag-asawa? Siguro kasalanan ko nga kung bakit ako nasa ganitong sitwasyon. Kasi alam ko namang bakla siya nung una pa lang eh. 17 years old lang ako nung nagtahanan kami. Ang bata mo pa noon. Hindi ka man lang hinanap ng mga magulang mo. Kung ako magulang mo, kahit saang lupalop ka pa ng Pilipinas, hahanapin kita, lalo sa ganong edad mo. At nagpapasalamat akong di na nila ako hinanap. Bakit? Magulang mo yon? Bakit ako magpapahanap sa mga taong minumulestya ako? Minulestya ka? Paulit-ulit. Ng tatay mo? Silang dalawa ni nanay. Walang araw na hindi nila ako binaboy. Kaya bakit ako magpapahanap sa kanila? Eh sila nga yung dahilan kung bakit ako tumakas. Ay, sorry. Bakit kayo ang magsusorry? Hindi naman kayo yung gumawa ng mali. Sana sila yung magsorry pero hindi ko narinig yun hanggang ngayon. Ayaw kitang pangunahan. Pero yan ba ang dahilan kung bakit nakipagtanan ka sa bakla? Kasi gusto ko lang tumakas sa kawalanghiyaan ng magulang ko. Oo, hindi ko yun pinag-isipan pero ayaw na ng katawan ko eh. Sumama ako sa napangasawa ko kasi sabi niya, siya na ang poprotekta sa akin. Alam niya tungkol sa magulang mo? Oo, kaya nga siguro ginamit niya yon para magtiwala ako sa kanya. Pero mali pa rin ako ng pinagkatiwalaan. Ginamit lang niya ako para maitago ang sexualidad niya sa pamilya niya. Sa mahigit isang dekada naming pagsasama, hindi ko naramdaman na mahal niya ako. Ginamit niya lang ang kahinaan ko para mahulog ako sa kanya. Bakit di ka na lang umalis? Kasi hindi ko kaya. Mahina ako. Siya lang ang inaasahan ko kasi nangako siyang ililigtas niya ako pero kinulong lang din niya ako para sa pansarili niyang interes. Parehas lang sila na magulang ko.
Inabuso nilang kahinaan ko. Hindi ka mahina. Kasi kung mahina ka, hindi ka nakatayo ngayon at kaharap ako. Matapang ka nga eh. Kasi kaya mo nang ikwento ang madilim na nakaraan mo. Madaling ikwento sa mga taong hindi ko kilala. Sa mga taong napadaan lang tulad nyo. Madaling sabihin sa mga katulad mo kasi kinabukasan, hindi na tayo magkikita. Hindi na mag-uusap. Kwentuhan mo pa rin sana ako bukas at sa mga susunod na araw. Makikinig pa rin ako. Bukas, hindi na tayo magkakilala. Bukas, magkakilala pa rin tayo. Bukas, asahan mong mauunawaan ko pa rin ang kalagayan mo. Hindi nakaimik si Lilet sa huling sinabi ni Mang Danoy. Inakala niyang napadaan lang si Mang Danoy at yun lang ang una't huling pag-uusap nila. Pero hindi po yun nangyari. Kinabukasan, dumaan muli si Mang Danoy sa bahay ni Lilet para bigyan siya ng langka. Sa una nga ay akala ni Lilet na nagbabalak manligaw si Mang Danoy sa kanya. Kaya diniretsa niyang hindi siya interesado. Napangiti na lamang si Mang Danoy at sinabing naiintindihan niya kung wala nang tiwala si Lilet sa mga taong lumalapit sa kanya. Sinabi ni Mang Danoy na gusto lang niyang makatulong sa lungkot ni Lilet at wala siyang balak manligaw dahil isang babae lamang ang handa niyang mahalin hanggang sa ibang buhay. Doon na panatag si Lilet at natakot kasi si Lilet na baka tulad ng dating asawa niya ay abusuhin din ni Mang Danoy ang kahinaan niya. Ayaw na ni Lilet na magpakita ng kahinaan sa ibang tao, Papa Dudut. Pinangako niya sa sarili niya na hindi na niya yon ipaparamdam sa iba para hindi na siya abusuhin pa. Yun naman ang natural na pakiramdam ng mga taong na trauma at alam nilang pareho na hindi yon basta-basta mawawala. Kapag may libreng oras si Mang Danoy ay pinupuntahan niya si Lilet para kumustahin at ipadala ang prutas na para kay Lilet. Si Mang Danoy din ang nagpakilala kay Harleen kay Lilet. Alam niyang may pagkakaparehas ng pinagdaraanan ng dalawa. Kaya minabuti niyang ipagpalit sila. Nakatulong ang pagkakakilala ni Harleen at Lilet para kahit papaano'y gumaan ang bigat ng kanyang mga puso. Ang dalawang babaeng minsang iniwanan ay nakahanap ng simpatya at katuwang sa piling ng isa't isa. Naging close silang dalawa hanggang isang araw ay nakalimutan nilang minsan ay nasaktan sila. Ito ang isang bagay na pinagpasalamat nila kay Mang Danoy. Malaking tulong na pinagpalipat sila para maramdaman nilang hindi sila nag-iisa sa mga laban nila. Hindi pa fully healed si Lilet sa nangyari sa kanya at ramdam pa rin niya yon. Kaya naman tuwing Pasko, laging pinapaalala ni Mang Danoy sa mga sulat niya kasama ng Candy na inaabot niya na huwag magalit sa sarili kung hindi pa naghihilom ng buo ang sarili. Darating din ang panahon na maiintindihan ng kanyang katawan. Natapos na ang sakit ng kanyang nakaraan at ligtas na siya kung nasaan man siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Gabi na nang makarating kami sa punerarya. Nakaramdam na kami ng gutom pero pinagpaliban muna namin ang pagkain dahil inuna namin ang pag-aasikaso kay Mang Danoy. Natakot pa kaming pumasok sa kwarto kung saan ay andun siya. Nilakasan lang namin ang aming mga loob at sinamahan kami na nagbabantay sa punerarya at para makausap na rin kami sa mga gagawin. Si Harleen ang unang nakipag-usap habang kami naman ni Lilet ay nakatingin lamang kay Mang Danoy. Para lang siyang natutulog noon at halata ang kapayapaan sa kanyang mukha. Mukha namang natanggap na niya ang kanyang kalagayan. Natanggap na niyang hanggang doon na lamang ang buhay na pinahiram sa kanya. Naisip ko nga na madali niyang nakuha ang kapayapaan dahil siguro gusto na rin niyang makasama ang yumaon niyang asawa.
Doon pa lang ay napangiti na ako. Doon pa lang ay natanggap kong wala na talaga si Mang Danoy. Totoong nasa mas magandang lugar na siya at kung bibigyan siya siguro ng pagkakataon para bumalik sa mundo ay baka tumanggi na siya. Dahil mas masaya na siya ngayon sa piling ng pinakamamahal niyang asawa. Pagkatapos mag-usap ni na Harleen at ng bantay ay pinuntahan na namin ang kwarto ng mga kabaong. Namili kami doon at pinili namin yung kulay asul dahil yun ang madalas na kulay ng damit niya noong nabubuhay pa lamang siya. Nabanggit din sa amin ni Mang Danoy na asul ang paborito niya dahil nasanay na siya sa kulay na yon. Asawa niya kasi ang unang may paborito sa kulay na yon. Puro asul ang kulay ng bahay nila noong nabubuhay pa ang asawa niya. Pinatanggal lang ni Mang Danoy ang mga asul na kagamitan noong mga unang buwan na nagluluksa siya. Lumipat na rin siya ng uupahan sa parehas ding barangay para hindi na maalala pa ang misis niya. Kahit alam niyang imposible yon, Papa Dudut. Noong natanggap na niya ang kamatayan ng kanyang asawa, hindi na niya naibalik pa ang mga asul na kagamitan. Pero bumawi na lamang siya sa kanyang kasuotan. Kaya pala puro asul noon ang kulay ng mga damit na sinusuot niya. Tinukso pa namin siya noon ni Lilet pero ngumiti lamang siya. Sakalang namin nalaman ang dahilan ng pagsusuot niya ng asul 2 years ago lamang. Kaya nga niregaluhan namin siya ng mga gustong gamit na kulay asul dahil hindi na siya nakabili pa ng mga gamit sa bahay niya dahil nauubos madalas ang kita niya sa kanyang maintenance, Papa Dudut. Medyo mahal yung asul na kabaong, ha? Eh ano naman? Baka naman magtaka yung mga nasa barangay. Baka di magkasya yung nasulisit. Pwede namang tayo na lang yung mag-ambag-ambag kung gusto nyo. Walang problema sa akin. Bagay naman sa kanya ang asul. Mas mukhang payapa yung mukha niya. Naalala ko nung birthday niya, natuwa siya sa kulay asul na cake na niregalo ni Aiza. Ewan ko lang kung natuwa siya sa ginawa kong cake na yon. Maganda lang yung kulay, pero baka lasang aros kaldo. Si Mang Danoy pa ba? Kahit pinagluma ang walis tingting ang ibigay mo, matutuwa yan basta bigay. Paano kaya kung bilan natin siya ng asul na damit? Hindi na natin ipapagamit yung barong ng ex ko? Balik mo na lang. Mukhang di rin kakasya kay Mang Danoy. Parang nagmanas yung katawan niya eh. May malapit na mall dito. Pwedeng lakarin. Tawid lang yun eh. Ipasukat natin si Mang Danoy para makakuha na tayo. Pwede naman. Sila na rin na magme-makeup sa kanya, no? Gusto mo ba? Ikaw na lang. Baka magalit si Mang Danoy, hindi pang langit ang makeup ko. Pang purgatorio. Para siyang nakangiti, no? Ang gaan niyang tignan? Ganyan talaga kapag tanggap mo nang hanggang doon na lang ang buhay mo. Saan kaya siya ngayon? Nasa bahay mo raw nagkakape. Loko ka talaga, Harleen? Tumigil na nga kayong dalawa dyan. Puro kayo kalokohan. Sorry naman. Bagay kaya ang asul na blush on kay Mang Danoy? Ang lala mo, Aiza. Asul na blush on? Ano na lang ang sasabihin sa langit kapag nakita siya? Binugbog natin bago siya umakyat? Baka tayo naman ang hindi makaakyat. Pinapatawa ko lang kayo. Natatakot na rin kasi ako rito sa punerarya. Di ba kayo natatakot? Kanina, bago tayo pumasok dito kay Mang Danoy. Pero nung nakasama na natin siya, nawala yung takot ko. May ganong epekto pa rin si Mang Danoy sa atin, no? Pakiramdam natin kapag kasama natin siya, nawawala yung takot natin. Pakiramdam natin, safe tayo lagi kapag kasama natin siya. Kaya nga ang daling mag-open up sa kanya pag may mga problema tayo. Kahit yung mga bagay na takot tayong ikwento sa mga sarili natin, nagagawa nating ikwento sa kanya noon. Pero mas may tiwala pa tayo sa kanya kaysa sa mga sarili natin. Ay, sayang lang wala na siya. Hindi pa rin sayang. Kasi nasulit naman natin siya nung nandito pa siya sa mundo. So go na tayo sa blue na blush on? Seryoso mo talaga yon? Ah, seryoso pala. Sorry na. Tara,
Tawagin na natin yung mag-aasikaso kay Mang Danoy. Tapos pumunta na tayo sa mall para makabili na ng damit niya. Nagpaalam kami kay Mang Danoy at sinabi naming babalik din kami kaagad. Umalis na kami after naming mabilinan din na mga kailangan yung mag-aasikaso sa labi niya. Nagmadali na kaming pumunta sa mall at nakahanap kami kaagad ng asul na terno para sa kanya. Medyo may kamahalan pero sinolo na nililet ang pagbabayad noon. Nangako pala siya dati kay Mang Danoy na bibilhan niya ng terno sa kaarawan niya si Mang Danoy. Pero nakalimot lang talaga si Lilet. Si Harley naman ang bumili ng sapatos at medyas. Nilibre ko na lamang silang dalawa ng dinner bago kami bumalik sa punerarya. Yun na lang ang naging ambag ko sa kanila. Nagkwentuhan kami habang kumakain. Puro tawa na lamang ang nangyari noon. Puro masasayang alaala na lamang ang binahagi ni na Harleen at Lilet. Habang ako naman ay nakikisakay na lamang sa usapan nila. Pero tipid pa rin ako sa mga sinasabi kong alaala kay Mang Danoy. Hindi ko rin alam kung bakit noong mga oras na yon ay pigil ako sa sarili kong magkwento tungkol kay Mang Danoy. Ilang beses nga nila akong pinilit na magkwento pero iniiba ko ang usapan o di naman kaya ay pinapasa ko pabalik sa kanila noon ang pagkukwento. Hindi ko alam papadudot kung nakahalata sila pero payag naman sila. Habang nagsishare noon sina Harleen at Lilet na mga memory nila kay Mang Danoy, naglakbay naman ang isipan ko sa unang beses na nakausap ko siya. 5 taon na rin noon ang nakakalipas. Sa pagkakaalam ko ay mas nauna lamang ako ng ilang buwan kina Harleen at Lilet. Ako ang unang nakakilala kay Mang Danoy at hindi ko makakalimutan. Yung pagkikita namin dahil yon ang unang araw na umuwi ako sa bagong inuupahan ko after mamatay ng asawa at nag-iisang anak ko. Nasa bahay ako noon at nakatambay sa kusina habang hawak ang 2 urn kung saan ay nakalagay ang abo ng mag-ama ko. Hindi ko na binitawan pa ang mga yon hanggang sa makalipat na ako ng bahay. Nakatulala lamang ako habang hawak yon. Nakabawi lamang ako nang marinig ko ang pagkatok sa pintuan ko. Papa Dudut. Sino sila? Magandang hapon po, ma'am. Danoy po pala. Kayo po yung bagong lipat dito? Ako nga po. Bakit? Street sweeper po pala ako rito sa barangay natin. Sideline ko rin yung pagkukumpuni. Baka lang sakaling kailangan nyo na... Sorry, hindi na kailangan. Wala namang sira sa bahay na to. Yung gutter ng bahay na to, madalas mapunuan ng tubig. Lalo ngayon, umuulan. Kailangan ng maintenance doon. Umaagos kasi yung tubig sa kusina ninyo. Paano nyo alam? Eh, dito po ako dati nakatira. Kami ng asawa ko. Ah, ganun po ba? Sige, tatawagan ko kayo kapag merong kailangang ayusin. Nakakaabala po ba ako sa inyo, ma'am? Aiza. Aiza na lang po. Ayos lang bang pumasok saglit? Huwag kayong mag-alala. Mapagkakatiwalaan ako. Kilala ko rito sa barangay. Gusto ko lang po makita yung bahay namin dati. Sige po, pasok kayo. Pakisara na lang po yung pintuan. Eh, salamat. Bakit kayo umalis dito? Mula nung namatay yung asawa ko, hindi ko na kayang tumira pa rito na mag-isa. Hindi ko na kayang mabuhay kasama yung mga alaala namin dito. Masakit alalahanin kahit yung masasaya. Namatayan din kayo ng asawa? Magdadalawang taon na. Asan ang anak nyo? Hindi kami pinalad magkaroon ng anak. Kaya na-depress yung asawa ko. Ayun, yun na yung simula ng pagkawala niya. Namatayan din ako ng asawa at anak. 2 linggo na ang nakakaraan. Pareho lang tayo ng dahilan kung bakit ako lumipat. Totoo na masakit mapaligiran ka ng mga alaala sa bahay nyo. Parang mas lalo kong guguho kapag nagstay pa ako dun sa dati naming bahay. Kahit sa ang sulo kasi ng bahay nyo, may alaala ka sa kanila. Sa kusina, dun ko inaabutan ang asawa ko tuwing gigising ako. Naririnig ko lagi ang pagtadtad niya ng mga rekado, tapos kumakanta pa siya.
Ako, naaalala ko sila madalas sa hagdanan. Doon ko sila inaabutang naglalarong mag-ama pagka-uwi ko galing trabaho. Malapit yung pintuan namin sa hagdanan kaya sa labas pa lang ng bahay, dinig ko na yung masasayang tawa nilang mag-ama. Kaya mula nung nawala sila, ang sakit na nung katahimikan sa hagdanan na yon. Sinubukan ko magpatugtog ng mga kanta sa hagdanan na yon para kunyari na doon pa sila at nag-iingay. Pero parang dinadaya ako na lang nun ang sarili ko. Wala na siguro tayong gustong marinig na tunog sa mundong to, kundi yung tawa nila, no? At nakakatakot na isang araw, makakalimutan na lang natin kung ano yung tunog ng mga yon. O kaya tuluyan ang burahe ng utak natin yung itsura nila. Na kahit yung pagtingin sa mga larawan nila, eh hindi na makakatulong para maalala pa sila. Ayokong mangyari yon. Hindi ako papayag. Konti na nga lang yung alaalang meron ako sa kanila dahil masyado akong nagbabad sa trabaho. Tapos mawawala pa. Hindi ako papayag. Ayokong mangyari yon. Kaya nga bago ako matulog sa gabi, pinagmamasdan ko ng 5 minuto ng larawan ng asawa ko. Tinatandaan ko ang bawat guhit sa mukha niya. Yung kulay ng ngipin niya, yung kunot ng noo niya. Lahat. Kasi hindi ko na alam kung hanggang kailan kayang dalhin ng utak ko yung itsura niya. Yung alaala niya. Makamove on pa kaya tayo sa kanila? Wala naman talagang nakaka-move on sa pagkawala ng mga mahal natin sa buhay. Natututo na lang tayo mamuhay nang wala sila. Hanggang isang araw, bigla mo sila maaalala. At masasaktan ka pa rin pala. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Mang Danoy. Paano ko ito kakayanin na mag-isa? Alam mo bang yan din ang tinanong ko sa sarili ko? Nasanay kasi akong kasama siya. Kaya paano nga ba ngayong ako na lang mag-isa? Makakaya ko ba? Mukhang nakaya niyo naman. Kasi wala naman ako ibang pagpipilian. Iniisip ko na lang kung nasaan man ang asawa ko, malulungkot siya kapag nakikita niyang hindi ko kinakaya. Gusto kong maging mapayapa siya kung nasaan man siya ngayon. Kasi hindi niya nakuha yun nung nandito pa siya sa mundo eh. Baka nga kailangan ko rin gawin yan. Mas papahalagahan ko yung kapayapaan nila kung nasaan man sila. Pero di ko alam kung paano. Wala ka bang mga kakilala man lang dito na pwede kang samahan? Kasi yun ang pagkakamali ko nung namatay ang asawa ko. Pinili kong mapag-isa. Mas tumagal tuloy yung pagluloksa ko kasi sinarili ko lahat. Wala akong kakilala rito eh. Wala akong alam sa barangay na to. Basta lumipat lang ako rito kasi ito yung unang nakita kong bahay na pwede nang lipatan agad. Hayaan mo. Sasamahan kita kung kailangan mo ng kausap. Kailangan mo ng karamay na may kaparehas mo ng pinagdadaanan. Sana makatulong ako. Salamat po. At pinapangako ko sa iyo, nahahanapan kita ng mga magiging kaibigan mo rito. Para marami na kaming karamay mo. Sana makatulong para hindi mo maramdaman na nag-iisa ka na lang. Napatigil ako sa pag-alala noong unang beses na nakausap ko si Mang Danoy. Napatingin ako kina Lilet at Harleen na panay pa rin ang asara na tawanan habang inuubos ang iniinom nila. Napangiti ako, Papa Dudut. Tinupad ni Mang Danoy ang pangako niyang hahanapan niya ako ng makakaramay ko sa pag-iisa. Hinarapan niya ako ng mga kaibigang makakasama ko, sina Lilet at Harleen yon. After ng ilang months ay nilapit ni Mang Danoy sina Harleen at Lilet sa akin. Yun ang simula ng pagtanggap ko sa pagkawala ng mag-ama ko. Dahil may 2 bagong taong dumating at nagbigay ng ibang kulay sa buhay ko. Hindi ko sinabi yon sa kanilang 2 at pinili kong mamagitan na lamang sa amin ni Mang Danoy ang alaalang yon. At ninais kong ipagdamot yon sa kanilang 2. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang simpleng street sweeper ng aming barangay ay makakatulong sa amin higit pa sa sinuman. Hindi lang daan ang winawalis niya at nililinis. Winalisan din niya ang mga kalat sa nakaraan namin. Nilinisan niya ang mga puso namin na napuno ng galit dahil sa mga hindi namin mapatawad na pangyayari sa buhay namin. Papa Dudut, naging maayos nga ang burol hanggang sa paghatid namin sa huling hantungan ni Mang Danoy. Hindi ako umiyak noon dahil natanggap kong mas gusto niya kung nasaan man siya napadpad ngayon.
Alam kong masaya na si Mang Danoy kasamang asawa niyang matagal din niyang hindi nakasama. Inimagine ko na pareho silang sumasayaw habang nakangiti sa isa't isa. Hindi siguro mapirmi si Mang Danoy sa pagkukwento sa mga nangyari sa kanya sa mundo noong nabubuhay pa siya. Naisip ko, nakwento nga rin kaya niya kami sa asawa niya. Ano kaya mga alaala namin ang hindi niya makakalimutan? Binibida rin ba niya kami sa mga bago niyang kakilala kung nasaan man siya? Nakita nga kaya niya ang mag-ama ko roon. Sana nabanggit niya ako sa aking mag-ama. Yon ang hiling ko. Napangiti ako habang iniisip lahat ng mga yon. Totoong mamimiss namin siya. Pero sapat na sa amin ang panahon na nakasama namin siya dito sa lupa, Papa Dudut. Oras na para sa bagong yugto ng buhay niya sa kabila. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Isang malaking karangalan na mapasali sa mga liham na binabasa ninyo sa araw-araw. Sana po ay nakatulong ang kwento naming magkakaibigan sa mga nakarinig nito sa inyong number one radio station ng Barangay LS. Ako ang inyong kabarangay forever, Aiza. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1.